Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahal mo yung daddy mo, di ba? Kung mahal mo yung isang tao, hindi mo siya susukuan. Paglalaban mo siya. Carmina Villa. Hindi pa rin nga sumusuko itong si Dr. Lyndon Javier na ipaalala dito kay Annalyn Santos ang nasabi sa kanya noon. Na mahal daw di umano ni Annalyn ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. At dahil dito sana umaasa itong si Dr. Lyndon na hindi magbabago iyon, na hindi magpapatalo itong si Annalyn dito nga kay Zoe. Dahil kung ang tao ay mahal niya, kinakailangan daw itong ipaglaban. At dito naman na ipinagtataka na ng husto ni Annalyn sa kanyang mga narinig mula ka kay Dr. Javier dahil papaano niya nasabi iyon at tila kakaiba ang mga ikinikilos nga dito ni Dr. Javier. At dito naman nagtanong ang mga kasamahan ni Annalyn sa Eastridge na kung bakit ganoon magsalita itong si Dr. Lyndon Javier kay Annalyn. Sa kabilang banda, hindi pa rin tumitigil nga itong si Moira at Zoe sa kakasulsol dito kay Dr. Tanyag. Na sana raw ay wag nang kakausapin pa muli ni Dr. Tanyag itong si Giselle at itong nga si Alinette at Annalyn. Dahil sigurado na ihihipnotize lang at magpapaawa effects ang mga ito upang paniwalaan daw dito ni Dr. Tanyag. Kaya naman ay nagkipagdesisyon na nga itong si Dr. Carlos Benitez na siya naman ang makipagkita dito kay RJ at subukan na kumbinsihin na maniwala nga dito kay Giselle at kay Annalyn. At dito naman na tila hindi nagustuhan din ang mga sinasabi nga dito ni Carlos kay RJ. At sinabi niya na hindi daw niya ito matatandaan kung sino nga itong si Carlos. At naintindihan naman daw ito ni Carlos dahil nga sa pinagdadaanan nga ngayon ni Dr. Tanyag na hindi pa rin daw makakabalik ang mga alaala nito. Kaya dito naman na ibinalita din ni Carlos Benitez ang napag-usapan nga nilang dalawa ni RJ na pati daw siya ay hindi rin pinapaniwalaan. At ang tanging nakikita lamang daw ni RJ ay itungang si Moira at itungang si Zoe na tila nalalaso na nga ng hosto ni Zoe ang isipan ng kanyang ama na si RJ. Subalit hindi nga totoo iyon dahil alam naman nila na hindi talaga tunay na anak itungang si Zoe. Sa kabilang banda ay puspusan na rin ang paghahanap nga ng ebidensya ni Giselle laban dito kay Moira at Zoe. At sa hindi inasahan ay naalala na ni Lynette na may alam nga itong si Michael sa sinasabing CCTV footage o hard drive na ibinigay nga noon dito ni Zoe. At babalikan naman nila itong police station kung saan ay itinoturn over daw di umano ni Moira at Zoe itong ang sinasabing hard drive doon. At dito nila napag-alaman at nag-try door din itong kasabuat ni Moira na pulis na hindi totoo na itinoturn over ni Moira ang nasabing hard drive sa kanila. Kaya agad naman na tinawagan din ni Giselle itong si Dr. Tanyag upang ipaalam na talagang kriminal itong kanyang asawa at nararapat lamang na ipahuli ito sa pulis at pagbayaran ang mga ginagawa nito sa kanya dahil may kinalaman nga itong si Moira sa nangyaring aksidente dito ni Dr. Tanyag noon na ito ang tumulak sa hagdan itong si Moira nang malaman nga dito ni Dr. Tanyag na itong si Zoe ay hindi niya anak. Kaya ipinagtatakang ni Moira nang makauwi sila sa kanilang tahanan na may kasama na nga ng mga pulis itong si Dr. Tanyag. Kaya ito na kaya ang hudyat na mapagbayaran ni Moira ang lahat-lahat ng kanyang mga ginawang kasalanan dito sa kanyang asawa at makakaganti na nga ba itong sina Lynette at Giselle dito kay Moira. Kaya yan po ang ating patuloy na pakabangan maya-maya ng konti. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood.